Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntuni ng sanlibutan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang Salita ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila. Na tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling sa lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Today, Tuesday, September 10. Lunes, Munyan. Martes, Mar, malawak na dagat, malawak na pananaw. September, yung pitong bagay on the seventh day for the Lord. At yung sampo,
Yun po yung Ten Commandments. Ang ating gospel ay sa Luke 6:12-19, yung 12 apostles. Nagdasal siya buong magdamag at bago pa iyon. At pinili mga apostoles. Simon, ano ibig sabihin ng Simon? Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang dasal. Peter, naging bato. Kailang matibay ang pananampalataya, hindi putik. Andres, my strength is from the Lord. James, naging Tiago, Jaime, Santiago, Jacob, yun po yung good companion, supplanter, alalay. Pero yung sa Old Testament, yung Jacob, naging Israel. Ibig sabihin, finally, God is victorious in my life. Tanungin mo yung katabi mo dyan. Is God finally victorious in your life? Like the vocation of the 12 apostles? At sa 12 ito, alam naman nating mayroong isang naging Judas. Pero yung isang naging Judas Tadeus, eh yung po Judas to praise God. Oh. John, ibig sabihin, the beloved. Dapat mapagmahal ka. Oh. Oh. Philip, yung dumadaan sa purification. Bartolomeo, anak na Mikalyo ang kamay, anak na magsasaka. Matthew, handog ka ng Diyos. Thomas, twin, dapat kapuso mo. Kaya nga 2x2, Jesus sent his apostles. At merong Simon the Zealot, Judas the son of James, at yung Judas Iscariot, Iscar, nakakasugat. 12 apostles. Kung may isang naplatan, may ipapalit ang Panginoon. Kaya nga, Jesus spent the night in prayer to choose his 12 apostles na ipagpatuli ang 12 tribes of Israel. Kaya nga, ano ba ang mission at vision ng 12 na ito? Na sinasabi natin sa Colossians 2:6-18, that the life I live now is not my own. Christ is living in me. Live the life of Christ. Live in faith, grow in the Spirit. Continue doing what is good, for the life I live now is not my own. Christ is living in me. Na sinasabi sa Colossians 3:12-17, you are the chosen race. Noon pa man, nakaplano ka na. May vocation ka. Huwag mong sabihin, ay, ako'y extra lang dito. Andun lang ako sa likod. Tumulad tayo kay San John the Baptist. That I may decrease and Christ may increase. Yun po ang labanan dito sa spiritual warfare na ito. At dito sa Colossians 3:1-11, walang distinction. Katoliko, universal, open. Yun po, bukas. Psalm 145, sinasabi, the Lord is great. Dahil tinawag ka niya, you are so special. Namatay siya sa iyo. At kung mahal na mahal ka ng Panginoon, bilang chosen sa ganitong vocation mo, blessed singleness, o maging religious, o sa pag-aasawa, yun po, sa Luke chapter 6:27-38, isang challenge kung talaga nagmamahal ka sa Diyos. Love your enemies. Bless those who persecute you. Pray for those who humiliate you. Eh, kami po, iba po nung Old Testament, anay poranay, atot poroto, tong panahon nila Moses. Ito namang pagdating naman ni Kristo, dumana nga si Kristo, Holy Spirit, pero sa Middle Ages, nakakalungkot, nakipag-gera ang mga Kristiyano. Ilang crusaders yon. Ang bandang huli, wala nang maipadalang mga knights, ang pinadala mga bata. O kaya ito, nasa panahon tayo na napurify ang simbahan, ito po. At muli tayong tinatawag ng Panginoon. Ang lakas ng Ebanghelyo ay dun po sa Matthew chapter 5, the Beatitudes. Boldly and radically Jesus about that the poor, the hungry, the oppressed are the blessed or fortunate because of the kingdom of God is theirs. Ito po ang tunay. Meron bang baby sa bahay nyo? Kahit baby ng kapitbahay o kaaway? Meron bang special child? Mahalin mo? Meron bang bulag, handicap doon? May bawal lolo at lola? Mahalin mo? Dahil sila ang tulay ng Panginoon para tayo makita-kita sa langit. Ito ang revolutionary preaching of Jesus that must have been among the first instances that aroused the anger and hatred ng mga authorities, mga scribes and Pharisees ng mga panahon na yun. Kaya ayon, siya'y namatay sa Kalbaryo. To show that sin is not an illusion but a reality. But it's not a matter of feelings but decision na maghari ang paghahari ng Diyos. At ngayon, Tuesday, September 10, inaalala natin si St. Tolentine, St. Nicholas, yan po sa Pontana, Italy. Oo. Siya po'y naging Augustine Prior, siya po'y nagturo at kanyang pagmamahal tulad ng mga apostoles.
Kaya, let us make it a habit to pray bago anuman ang mga decision na gagawin natin sa ating mga buhay. Pagkat sinabi sa John 15, kung wala ako sa prayer mo, sa pag-ibig mo, wala kang magagawa, says the Lord. Kaya, mula ngayon, sana yung makontrol na natin yung sinasabi ng mga psychologists, kumusta ba yung your anger management? Madali ka bang matakot? Madali ka bang, meron ka bang tinatawag na impulsive temperamental impatience? Don't act at the spur of the moment or let your negative feelings rules you. Spend time of prayer with love, with faith. At sabi mo, Lord, what do you want me to do? At kung sinabi mo nga sa nagdasal tayo sa misa, I confess, nagdasal tayo ng Our Father, your will be done. Napakaganda. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Kaya nga, mga cardinal, nagdasal, buong mundo, bago tayo namili ng isang pope, ngayon na rin na Pope Francis. Francis means freedom, but freedom isn't free. You've got to pay a price, you've got a sacrifice. Hindi pwede tayo maging observer sa pagiging katoliko natin. Kaya nga, ito, salamat sa Diyos noong araw, wala naman tayong TV. Ngayon, may TV Maria tayo, may Radio Veritas tayo. Mahalin po tayo, natin ito. At sinasabi nga ni Pope Francis, gamitin ang internet, ang TV, ang radio for the conversion, reconciliation, integration. Hindi yung kanya-kanya, hindi yung payabangan. At ipagdasal natin ang mga iglesia, dating daan, na kapag hindi ka raw kasama sa kanila, wala kang kaligtasan, tayo na po umunawa. 10 taong kami nag-aral ng Bible, seminaryo. Lagi kami nire-remind mga professors sa exegesis, huwag kang sasagot kung mag-chapter verses ang iglesia, ang dating daan, mga born again, ngumiti ka lang, mahalin mo sila, kaibiganin mo sila. Pagkat ang pag-ahari ng Diyos ay beyond words to explain. Kaya nga sa Colossians, no distinction. Iginagalang natin with recognition, acceptance, respect with forgiveness. Kaya, sa ating nadinig ngayon, sa Luke 6, sa pagtawag sa 12 apostles, we should put more emphasis on Christ. Hindi nakasentro sa atin o yung gusto nating mission natin. At sa John 13, 6-7, ito po ang mga katulong ng Panginoon. The good ones, the one who serves are the greatest. Kaya nga sana, qualification ng good leaders sa 1 Titus 5-9, 7, para maging effective leader tayo, wala tayong dapat ikatakot. Dapat educated tayo sa mga pangkabuhayan, hindi lang spiritual. Strong and love and happy sa ating mga sin. At and ready to die like Jesus, to complete the sufferings of Jesus. And with you, sa TV Maria ito, salamat sa mga patuloy na tumutulong sa atin, sa mga matatanda, ay sa apostolate, sa mga bilanggo, mga the least, the last, and the lost. Salamat. Kasama ko sa pagdarasal sila Brother Alfred, Brother Erwin, Sister Anna Lynn, Sister Anna Veneracion, sinataas po natin, sila Brother Leo Divina, Brother Jobert, at lahat po ng mga umaalalay, Brother Bobby, all for the honor and glory of God. At salamat, nagmamadali, 5 minutes, but all for the honor and glory of God. Amen! Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth a quiet night. In a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Just another stranger. Would you know?